Okay, sound check, test mic, sound check, test mic. So welcome po ulit kayo sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po tayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. So don't forget to subscribe, tapos pakiclick po si all button. Subscribe, tapos click all button, guys. Ayan. So mag-start na po tayo. So ang first stock po natin is eto, si dito, guys. So dito po sa part na to, okay, so kung titignan natin, we have here a nice bounce. Okay, so good. Nice, no? So dito, kung titignan natin, so this is possible a piercing candlestick. Okay, so bullish piercing candlestick, no? So dapat, guys, bukas makakita tayo ng confirmation candlestick, ano, na siya ay reversal na. Kasi pagka tayo ay nakakakita ng mga ganitong pattern, so this means possible at tayo po ay mag-reverse na, no, ng trend. Ayan. So bukas we need a confirmation. Okay? And sa part na to, kung titignan natin, so siya po ay nalaglag nga dito sa may second trend line na sinasabi natin, ano? So dito po yun sa part na to. Ayan. So kanina nag-retest po doon. Okay? So bukas tignan natin kung siya ay makakapanik dyan. So pagka po nakapanik, possible po is ma-fill to, no? Ma-fill po yung ating gap down dito sa part na to. So this is the second trend line natin, ano? Okay? So ito yung first, tapos ito yung second, no? So saang price yun? So just in case na makakapanik dito sa first trend line natin. Ayan, so ito kasi first trend line, eh, di ba? So pagka nakapanik yan, guys, so possible ma-hit natin to, no? Dito, guys, sa 12 point, ano ba ito? Ayan, so let's say sa 12.1 pesos, no? 12.1 po. Just in case na siya ay makakapanik sa ating first trend line dito. O, ayan, kasi nag-retest lang, eh, no? Ayan, so medyo okay naman, pero wag po masyadong pakampante at wala pa po tayo talagang totally, ano, total recovery, guys. Okay? So tignan natin. So possible pa lang, ano? Ayan, sa part na yan. Ayan. So dito, okay, so meron ba tayong ano dito, trend line? Not actually trend line to, guys, eh. Ayan. Okay, pero possible din, no, di ba? So para siyang trend line, eh. So wag na tayong mag-focus diyan siguro. Ayan. So sa part na to, i-check po natin sa moving average sa 20. Okay, so bearish pa rin niya pag ganyan, ano. Tapos 50. Okay, so bearish pa rin. 100. So dito nag-close naman sa may taas ng 100, pero not exactly, ano, na siya ay talagang pa-reverse na po. Okay, papataas. So we need a confirmation bukas. Okay? So tignan natin, ano. Let's see. Ayan. Tapos ayan, so sa ating mga indicators, so sabi natin kahapon kasi nga si dito is oversold na, eh, no? So pagka, guys, oversold na, so possible mag-bounce na yan or magkaroon ng rally. Okay, papataas. So yun nga po yung nangyari dito since
siya po ay oversold na rito sa RSI. So that's why siya po ay nag-bounce. So yung bounce po na to is hindi po totally talagang biglang tataas na ganun yan, guys, no? So hindi po ganun. Talagang ganyan yung pattern. So after the sell-off, so syempre may exhaust yung mga sellers. And so syempre yung mga buyers naman yung mag-take over. Okay? So that's why tayo po ay nagkakaroon ng bounce sa oversold area. Okay? Ayan. So not exactly ano, na siya ay talagang boom. Okay, so walang ganun, guys. So this is normal. Okay, kaya kailangan natin ng confirmation ano bukas. Ayan. So dito kay MACD, so still lower lows pa rin. Okay, sa ating histogram. So nag-bounce lang eh, di ba? So bounce siya kanina eh. And here sa ating OBV, ayan. So maraming sumalok sa part na to, no? Right here, kasi support to eh. So marami pong sumalok, pero ang pinaka problem dito is resistance to eh. Di ba? So resistance to, guys, no? 1, 2, 3, 4, and 5. So tignan natin kung makakapanik. Same with sa ating price action, guys, no? Ayan, so wala pa po tayo ditong higher high, no? Ayan. So tignan natin bukas. Tapos next is APL. So check natin ano. APL naman tayo. So nag-save na ba? Hindi nag-save. Ayan, so i-try natin i-save, guys. Ayan, so wait lang po. Ayan, okay na. APL. So kay APL naman, guys, kung titignan natin to, okay, so siya ay nag-bounce. So ayan, no? So this is a bounce. Ayan, so we have here a bounce play. And kasi significant ano to, support for APL, ano? Series of touches 1, 2, and 3. O, ayan, no? So, dito, guys. So, ilang percent yan? So, nag-bounce, ano? So, from here sa may opening price. Tapos, hanggang dito. So, almost 25%, guys. Nice. So, bukas tignan natin kung magbe-breakout dyan, ano? Kasi resistance na yan, eh. Ayan. So, tignan natin. So, sa part na to, hindi po siya actually engulfing candlestick kasi hindi naman nasakop totally, oh. Diba yung body ng previous candlestick? Pero pagka kasi ganyan, guys, yung itsura, so normal dyan is siya ay pa-reverse, no? So just in case na siya ay makakapanik, so ang pinaka-dapat bantayan natin dito is yung next resistance, which is around here. Okay, sa part na to, no? Dito, guys. Sa 0.23. Ayan. First, resistance 0.23. Tapos, yung second resistance natin is na sa 0.25. Ayan. So, dito po yan, guys, no? O, ayan. So, tignan natin ano, kasi sinabi natin na kahapon possible din kasi this is a double bottom. Okay? Big double bottom. So, possible lang, guys, ano, pero ayan, so tignan natin, no? Ayan, kasi nag-bounce naman eh. Good, good. Ayan. Tapos, sa moving average, so still bearish pa rin to. Short term, 20, 50, okay, so bearish pa rin, 100, okay, so hindi na nalaglag dito sa ano natin, ano, sa 100, okay, so okay pa naman. Tapos kay cloud, ayun,
O yan, so ito lang yung pinaka-problem natin, ano? Siya po ay nasa baba ng cloud. So supposed to be dapat siya ay makapanik. So at least dito guys, ano, sa 0.26. O yan. So ito po kasi pinaka-turning point niya yung pagka nakapanik siya ulit sa taas ng cloud, no? So hanggat hindi nakakapanik yan guys, so ingat-ingat, no? Okay, so nag-bounce din dito eh. So hindi po siya tumuloy dito sa oversold, no? Okay. So maraming sumalo guys. Maraming sumalok. Ayan. Then here sa part na to, higher low here. Okay, so medyo exhausted na po yung trend natin, ano? Napababa. Ayan, kaya siya ay nag-rehit na dito ng higher low. Pero ayan, so tingnan pa rin natin, ano? Kasi nga, ano yun, bounce. Ayan. So dito rin nag-bounce kaysa may support natin. So hindi po siya nalaglag, no? So yun nga lang. So right now siya ay nasa resistance. So tingnan natin kung makakapanik bukas. Ayan, no? Ayan. So save natin yan. Tapos next is, ayan, ito si PHA, no? PHA. Check natin PHA. PHA. Ayan, so nakakailang minutes na tayo. Ayan, so 11 minutes pa lang naman, eh, no? So dito guys, pare-parehas po sila ng ano eh, ng itsura, no? So we have here a bounce. Ayan, so ilang percent naman to kay PHA? O, ayan. So halos 20 pataas, ano? 20% yung bounce. Nice. Good, good. Ayan. So dito, right here, so ang next resistance na natin dito na possible is eto, no? Ayan, so parang minor to eh. Minor resistance sa 2.5. Okay, sa part na to. 2.5, first resistance, which is minor. Tapos, meron tayo ulit dito, no? Sa 2.6 naman. Ayan, 2.6. 2.5 and 2.6. Tapos, yung pang third, ano natin, resistance natin, 2.7, ano? Eto. Ayan. 2.7, guys. So, ayan. So, i-check natin sa moving average. So, 20. So, bearish pa rin, ano, short term. Kasi, siya po ay nasa baba ng ating moving average. So, 50 naman. So, medyo nakapanik. Pero, siya ay nakasaw-saw lang, eh. So, ayan. So, mahirap yan pagkapilit, no? Ayan, so medyo ano lang siya, sumilip sa taas. Tapos kay 100. Okay, so for short term, so still bearish pa rin, ano? So dapat makapanik sa taas yan totally, no? And kay cloud, okay, so magandang pangitain to, no? Kasi ayan. So, siya ay sumilip ulit sa may taas ng cloud. So, yun nga lang dapat, siya po ay merong ano, no? Meron siyang confirmation candlestick. Ayan, so, pare-pareha sila ng pattern, eh. So, bukas, guys, magkakaalaman, ano? Kung talagang, ano to? Bounce, ano? Total recovery papataas. Ayan. So, wag naman sa ng bull trap. So, yun po yung mahirap, guys. So, dito sa RSI, so, bounce din, pero okay, so, i-check muna natin. So, this is a significant resistance. So, tignan natin kung makakapanik dyan, ano? Okay, so, tignan natin kung siya ay makakapanik. So, resistance yan, eh. Tapos, kay MACD, okay, so, higher low dito.
So sana ma-sustain guys, ano? Ayan. So tignan natin. Tapos sa volume, ayan, so medyo nakabaluktot siya ulit papataas. So sa part na to, so hindi pa po siya totally nakaka-recover, ano? And kasi kung titignan natin, so this is a bounce. Bounce pa lang to, guys. Ayan, ano? So tignan natin. Tapos next is PHA tapos MM. So check natin guys si MM. Ayan. So dito sa part na to kay MM, okay, so pare-pare silang bounce eh. So may support. Ayan, sa 4.8. Pero dito sa part na to, this is a resistance pa rin. Ano kung titignan natin? Ayan. Which is around sa 5.2 pesos. Ayan. So pagka nakapanik si MM, so ang possible na natin na next target here is dito sa part na to, no? Sa 5.7. Ayan. So dito kasi yung medyo matigas. Sa 5.7 guys. Diyan. So sa in between naman, ayan, so meron din ano, minor resistance dito guys sa 5.45 to 5.48. okay, so malapit dyan ano, ayan, kasi we have here 1 and 2 touches guys, no? Ayan, so tingnan natin. So, bali dito, so sabi natin kasi channel to, no? So, para siyang naka-recover na. Pero, we need a confirmation bukas. Confirmation candlestick. O yan, kasi channel to guys. So, channel, ano? So, this is a downtrend channel. Ayan, no? Diba? So, siya po ay pababa. O, ayan. So, tingnan natin yan, ano? Okay. Ayan. Tapos, sa moving average, 20. Short-term bearish pa rin, 50. Okay, 100. Ayan, so, bearish pa rin to, no? So, this is a bounce. Relief bounce pa lang yan, guys. Kaya, ingat-ingat pa din. Okay. Tapos, so sa cloud natin guys, o yan, so bearish pa rin, no? Siya pa rin ay nasa baba ng cloud. Ayan, so pagka ganyan yung ating pinaka pattern, so bearish pa rin yun, ano? Kasi yung ating price action or yung ating mga candlesticks is nasa baba pa rin ng cloud. Ayan. So, tignan natin. Tapos dito, so, over na nga ito eh, diba? Oversold. Ayan. So, nag-bounce dito. So, yun lang. So, wala pa po tayong higher highs and higher lows. So, yun po kasi mag-i-indicate na talagang reversal na, no? So, dito guys, is bounce pa lang yan. Exactly, no? Bounce pa lang yan, guys. So, hindi pa po yan talagang totaling recovery na, no? Tapos, okay, kay MACD, so check natin, higher low na dito sa ating histogram, no? So, sana masustain bukas. Bukas is Friday, no? So, tingnan natin. Ayan, so dito rin, nag-bounce eh. Support to, right here. Ayan, so nag-bounce, no? Good. So, be ready guys, no? So, dapat makakita tayo ng confirmation candlestick. So, mahirap kasi kung siya ay bull trap, no? Okay.
So akala natin talagang pataas na ulit. So yung pala, kabaligtaran yung mangyayari, no? Ayan, so beware guys. And yung last natin is ito, si Aizen. Okay, pare-pares lang tayo na kino-cover, no? Ayan, Aizen. Last na to. Ayan, so 20 minutes na tayo. Last na to guys. Last. Okay. So dito sa part na to kay Aizen. Ayan, so solid pa rin to, no? Si triangle pattern. So mukha pa rin siyang triangle si Aizen. So supposed to be, kasi kung titingnan natin dito, siya po ay nag-retest na dito sa ating downtrend line eh. Since January 5, 2021, ano? Okay? So, spaghetti pababa yan, ano? Yung pababa ng pababa. So, dyan sa part na yan, so, tignan natin kung siya ay magbe-breakout. So, pagka hindi, so, possible, babalik tayo dito sa may trend line. Which is around sa 6.65, no? 6.65 pesos yung ano niya, pinaka-support. And so, meron tayong confluence sa ating trend line and sa ating horizontal support. 6.65. Ayan. So, malapit po dito. Right here, no? So, syempre, pagka nag-breakout naman niya sa taas, possible, magpe-play out to, no? Ito, si triangle pattern. So, medyo malaki to, guys. So, pagka sinukat natin yan, so, syempre, i-coconnect natin yan, guys, kung saan siya possible mag-breakout or kung saan siya totally magbe-breakout. So, just in case siya ay magbe-breakout, so, ito po yung pinaka-target price sa 11.25, no? 11.25 pesos. If ever lang. Ayan. So, hindi po natin sinasabi na talaga magbe-breakout yan sa taas kasi wala pa naman talagang basag dito. So, hindi pa nababasag yung ating downtrend line, no? Ayan. So, what about sa ating moving average? So, 20. So, still bearish pa rin, ano? 20, 50. Okay, short-term bearish pa rin to. 100. So, okay pa naman sa long-term. Tapos, kay Cloud. Oh, ayan. So, sana makarecover na to, no? So, siya po ay nakapanik na ulit. So, yun nga lang, nasa loob pa siya ng cloud. So, retest pa yan. Retest, no? And sa ating mga indicators, so, nag-bounce nga, pero not exactly breakout to kung titignan natin, ano? Ayan. So, bakit? Kasi maraming ano dito, whips, so. Okay, so, medyo siya ay magulo, no? Ayan, so mga whipsaw yan guys. Whipsaw. This is a downtrend line. So, ayan. So, sana talagang ano siya, no? Mag-breakout dyan. And here kay MACD, series of higher low na siya. Ayan. So, ang pinaka-problem dito is hindi pa nakabaluktot or hindi pa bumabaluktot si MACD line na napapataas. And last, dito kay volume, so nag-bounce pero so meron tayong resistance right here. Ayan. So dito po sa part na to, ito yung magiging problem natin kay Aizen, ano? Dito guys, ayan kasi resistance to eh. So tignan natin kung makakapanik. Base po dito kasi, series of lower high and series of lower lows. So, pagka ganyan yung pattern natin, bearish po yan. High, lower, high, lower, high, lower, high. Tapos, low, lower, low, lower, low. So, pagka po ganyan yung pattern, bearish yan. No? So, I think tapos na po tayo sa ating update for this day. So, salamat po sa panonood. So, see you po sa next video. Bye-bye!